Sa wakas, ito na ulit tayo. Kamusta na kayo? Promise magiging active na. Pinaayos ko kasi itong laptop ko eh. Tsaka ito rin yung tingin kong perfect content dahil matagal akong nawala. Bisitahin natin ang mga major moves na ginawa ng lahat ng teams. And konting reaction lang, as in yung notable ang isasama natin kasi sobrang dami kung lahat ng players. First, para sa Atlanta Hawks. As usual, wala pa rin help si Trae Young. They unload DeJounte Murray, which I like it by the way. Hindi ko siya gusto sa aking team, personal reason. Pero in return, nakakuha ng Larry Nance a love threat na magiging fit alongside kay Trae Young. Parang yung ginagawa nila dati ni Collins. Ayun yung ayaw ko sanang mawala sa Hawks, pero ayun na. So, ito yung tulong kay Trae. Medyo hindi nga sinasama sa mga conversations yung nagawa niya without an all-star teammate. Been in the conference finals, carrying this team sa playoffs. Nobody is going to talk about that. Instead, sasabihan pa nila ng overrated. Man, kindly look kung sino yung kasama ni Trae Young. Siyempre, pagtatanggol ko, idol ko eh. For Boston Celtics, halos walang nawala. Same pa rin yung core nila. Ready for a repeat, and dinagdag lang nila si Looney Walker to a one-year deal. Kung saan nagkaroon pa sila ng dagdag scorer sa bench. Deadly na nga yung lima nila, tapos magiging matinik palalo yung second unit. Brooklyn Nets, imbes mag-upgrade, nag-downgrade. Pinakawala nila si Mikal Bridges for Bojan Bogdanovic. Pero nasa verge sila ng rebuilding process. This time, nag-e-invest na sila sa draft. Dalawang beses na silang nag-super team. Though yung second time, muntik na sana kung hindi lang mahaba yung paa ni KD. Charlotte Hornets, another team na tahimik yung offseason. Major addition na yung pagbalik ni Seth Curry at yung pagdagdag ni Josh Green na galing Dallas Mavericks. Like, ito ba yung upgrade? You've let go of PJ Washington na gustong gusto ko sa Hornets. I don't know kung ano yung direction na pinupunta ng or ano ba yung direction na pupuntahan ng Hornets. Kawawa lang sila Melo Ball. Chicago Bulls lost DeMar DeRozan, Andre Drummond, and Alex Caruso. Pero I get what they are trying to do. They're going for the young guys. And Josh Giddey is the guy na tingin nilang sasakto sa kanilang pinaplano. In terms of the age, pasok talaga sa timeline ng mga current young Bulls. Tsaka, mas mapapakita niya yung full potential niya dito na naudlot sa Thunder because of the possessions na napunta kay SGA. Cleveland Cavaliers. Ito, nakakatuwa sila. Yung core nila, in-extend lahat. 3-year extension kina Isaac Okoro, Donovan Mitchell, at Jarrett Allen. And 5-year extension naman kay Evan Mobley. And walang nawala sa roster nila. Kung sino sila last season, ayun pa din. Building up chemistry. Para sa Dallas Mavericks, rest back yung ginawa nila. They've got Klay Thompson to team up with Luka and Kyrie. Which I think magandang move pa rin. Marami lang yung mangbabash kay Klay, pero we know na he can still put up numbers. Tsaka yung spacing na kinuha ng Mavs. Biruin mo yung magagawa pa ni Luka with Klay on the court. Tapos nagbalik din si Spencer Dinwiddie dito sa Mavericks. Quentin Grimes is a nice addition. Ito yung player na parang konting puk-puk na lang is lalabas na yung tunay na laro. They've lost Josh Green, Hardaway, and Derek Jones Jr., which is all okay. Denver Nuggets, nawala si KCP and Reggie Jackson. Pero they've got Dario Saric, perfect na pampahinga kay Jokic. Tapos syempre si Brody, Russell Westbrook, on a 2-year deal. Ito yung inaantay nating chance for him na makakuha ng championship. Nothing much to say, I'm just excited para sa Denver Nuggets this season. Detroit Pistons, ang dami nilang addition pero wala talagang superstar level na tipong makakatulong kay Cade Cunningham. Kumbaga patuloy pa rin sa development ng young core. Bumalik si Tobias Harris, merong Tim Hardaway, Malik Beasley, and Paul Reed. Ito yung gusto kong center for them. Golden State Warriors, ayun, nawala si CP3, Saric, at Klay. Pero I think upgrade yung ginawa nila this season with Kyle Anderson. Ganyan-ganyan lang siya pero great defender, mabagal pero mataas yung IQ. De'Anthony Melton na pwedeng maging spark of the bench. And yung pinalit sa pwesto ni Klay Thompson na si Buddy Hield. Ayan talaga, upgrade! It's just, I want him to play more defense. Lagi ko kasi siyang nakocover sa Pacers nun eh. Sa mga PNR action, medyo naiiwan siya. Hindi siya willing na basahin yung movements ng opponent. Kailangan kasi talaga to cover up Curry. Pero for sure, teaming up in the Warriors is sisipaga naman siguro lang magdepensa. Houston Rockets, walang nangyari this offseason. Building up chemistry and ginulat naman tayo sa latter part ng season nung nakaraan. And para sa Indiana Pacers, James Wiseman lang kasi okay din naman yung performance nila last season. Building chemistry lang din.
Para sa Clippers, let's see kung ganun pa rin yung ipakita ni Kevin Porter Jr. sa court. And we can say na maka-cover niya yung pagkawala ni PG-13. Pero wala pa din yan kung suko na yung tuhod ni Kawhi. LA Lakers! Nag-abang ba kayo? Umasa ba kayo? Ang addition nila this offseason ay wala. They've lost Spencer Dinwiddie and Torian Prince. Para sa Grizzlies, wala rin. Nawala lang si Zaire Williams and Yuta Watanabe na maglalaro sa B-League. And yung Miami Heat din, tahimik, si Alec Burks lang yung nadagdag after losing Caleb Martin. Milwaukee Bucks. I like their movements. Not so big pero puro pang fit. Torian Prince, Gary Trent Jr. and DeLon Wright. Minnesota Timberwolves. They've got a veteran presence with Joe Ingles. Para naman sa New Orleans Pelicans, is maganda yung dagdag kaso ang daming nawala. DeJounte Murray is here for them. Magkakaroon na sila ng much needed playmaker. Daniel Tice is a good pickup also. Pero nawala sina Larry Nance at Jonas Valanciunas. New York Knicks, after gulatin ang lahat sa performance ni Jalen Bronson, nagdagdag pa ng power of friendship with Mikal Bridges. Tapos, good backup si Cameron Payne and Landry Shamet. Dito sasakto si Shamet sa tinatakbo ng Knicks na more on pag-open ka, tira. Masakit lang na nawala si Hartenstein para sa kanila. Speaking of Isaiah Hartenstein, dito siya napunta sa OKC Thunder together with Alex Caruso. Ito yung upgrade na tinatawag. Number one! Tapos nagdagdag pa ng mga player na alam nating yun yung mga kulang nila last season. Another defender and energy guy. Tapos yung rebounding, talaga yun eh. Which may pupuno na. Orlando Magic, na-retain nila yung core nila. Puro extension si Nagoga, Wagner Brothers at Jonathan Isaac. Tapos dumagdag pa si KCP at Corey Joseph. Upgrade yung pag-join ni KCP. Dalawang championship, sasamahan niya yung mga bata na maganda yung pinakita last season. That's an A move. Philadelphia 76ers, sawa na sa process kaya kumuha na ng process na. They've got Andre Drummond, Eric Gordon, Reggie Jackson, Yabusele yung dumakda kay LeBron, and Paul George. Kaya naman pala nila ng ganito eh. Sana noon pa, diba? Let's see kung makalampas ng first round yung team na to. Phoenix Suns, sa wakas yung matagal ko nang sinisigaw para sa kanila. Traditional point guard ay meron na with Tyus Jones. Nothing more na, basta kumuha sila ng ganyan. Sobrang okay na. Ay lang talaga yung problema nila last season. Experimental, having D-Book as a point guard, pero you know na he can do more being an off-ball. Portland Trailblazers, rebuilding team, walang resigning, walang balak mag-retain ng players, pero dumagdag si Deni Avdija na saktong team para mag-prove ng worth with Devontae Graham. Good choice talaga to para sa mga players na gusto lang ng playing time, yung pupunta sila sa rebuilding team. Sacramento Kings, another team na excited ako with all the actions na ginawa nila last season. DeMar DeRozan is the perfect player for them. Kasi ayun yung pansin ko last season eh. Hindi naman talaga dominant scorer si Sabonis para asahan mo ng todo. Si De'Aaron Fox, oo, pero mas okay na mag-set ng pace. This time, pag kailangan nila ng puntos, bigay mo lang sa high post kay DeMar. San Antonio Spurs, magaling talaga yung franchise na to. Babagsak ng saglit, babaon ng malupit. The perfect player for Wemby, CP3 is with them now. Tapos, mamentor niya pa yung mga young guards ng Spurs. And okay din yung help na madadagdag ni Harrison Barnes. Feel ko kapag kaya nilang mag-compete sa loob ng 10 days, alam mo yun, nakapaagad nila. Feeling ko tutuloy-tuloy na, hindi na magtatank ulit. Toronto Raptors, mid-team pa rin kahit sa signing Bruno Fernando and Davion Mitchell. Kumbaga, hindi naman naging better yung team nila. Magiging sakto pa din. Ganon din yung Utah Jazz. Masasayang lang yung pag-emerge ni Lauri Markkanen. Walang big help na dumating. And lastly, Washington Wizards. I am surprised sa totoo lang na naging puntahan to ng mga free agents. Tingnan natin kung natawasan na ba si Jordan Poole at Kyle Kuzma. Kasi ang ganda ng mga dumating na help. Tatlong starter na puro sakto sa pwestuhan. You have Malcolm Brogdon, backcourt duo na. Sadiq Bey para ma-move sa natural small forward si Kuzma. Tapos elite center with Jonas Valanciunas. Sobrang ganda. Dapat mag-set na tayo ng expectation sa team na to eh. Kahit play-in man lang, diba? Solid para sa Wizards. That's all for this video. Sa tingin nyo, anong team yung nagkaroon ng major upgrade this offseason and bakit? Let me know all your thoughts in the comment section below.